Abet, alam kong kailangan mo ng pera. Pero huwag mo namang akuin lahat. Eh, kaya ko naman eh. Manganganak ang misis ko. Abet, kailangan ko ma-deliver lahat ng order sa kliyente. Kaya mo bang tapusin 200 orders ng ilang linggo lang? Yan ang mahirap sa inyo. Wala kayong kumpiyansa sa akin. Kaya ko tapusin yan. Sige, tapusin mo. Abet? Oh! Manganganak na yata ako. Ha? Ano? Ah! Ano? Ah! Manganganak na ako! Hey, natin! Ipinanganak ni Joy ang kanilang panganay ni Abet. Hindi sila kaagad nakalabas ng ospital dahil wala silang pambayad. Kaya napilitan si Abet na isanla ang kanyang relo at kung ano-ano pa para lamang maiuwi ang kanyang mag-ina. Pero tila muli na namang nanumbalik ang pagiging abnormal ng pag-iisip ni Abet. Abet, ano ba eh papangalan mo dyan sa anak mo, ha? Dapat siguro, Junior. Wala ka pang Junior, di ba? Nay, mukhang hindi ko anak yan. Babae ho ang anak ko. Baka napalitan lang yan sa ospital. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Abet, anong ginagawa mo? Abet, ano ba? Magkikisa yung bata. Ano ba? Ano ba hinahanap mo? Tiyanak eh. Tiyanak ko. Ano? Tiyanak yun eh. Oh. Abet, bakit? Ha? Punta tayo sa ilog. Ano? Darating na sila. Sino? Darating na yung mga diablo. Punta tayo sa ilog. Halika na, kailangan tayo makarating sa ilog. Anak, maliligo ano tayo doon. Maglilinis tayo. Halika na. Hindi pwede. Abet, yung bata nasa loob. Wala siyang kasama. Oo nga. Ayaw man nila. Pinilit ni Abet na sumama sina Joy at Celia sa ilog para raw maligo at maglinis ng guri. Hindi nagtagal. Sila ay tumakas at iniwan si Abet sa ilog. Diyos ko, hanggang kailan bang ganito si Abet? Nang bumalik muli sila sa bahay, agad nilang hinanap ang sanggol na anak ni Joy. Joy! Bakit? Joy? Joy! Bakit? Joy! Joy!